What up, girl? Welcome back to my YouTube channel. Pinapangarap talaga ng lahat ng kapag-travel around the world, kaya gusto kong mag-flight attendant kasi malaki ang sweldo, magandang benefits, and aside from that, makapag-travel ka around the world. Gusto ko din magkapag-trabaho sa cruise ship kasi yun na nga, makapag-travel ka din around the world and okay na okay din ang sweldo. So for today's video, I'm just gonna share it to you kung saan nga ba nag-tour, nag-OJT, nag-internship, or nag-traineeship ang isang tourism student or ang tourism graduate. But before that, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to turn on the notification bell. And please follow me on my social media accounts so that you can always keep updated, okay? So let's get this started. So way back when I was in college, first year, ang first tour namin noon is the city tour. So I am from Davao City, so nilibot namin ang buong Davao, so that's the city tour. And masaya kami, and talagang nag-enjoy talaga kami. Kasi I am from Davao City, raised and born, pero may mga hindi ako napuntahan na mga pinuntahan namin during that tour. So I'm so glad, I'm so happy talagang sumali ako doon kasi murang-mura din. It's like 700 pesos for the city tour and all in na yan, pero one day lang yun. Pero as in sulit na sulit and napakasaya talaga kasi together with your friends, then may mga competition pa with all buffet and stuff like that. So ang saya-saya talaga. Kaya napili ko tong kursong to kasi nga mag-i-enjoy ka sa traveling. So isa talaga to sa main purpose kung bakit ko kinuha ang course ng ito. Doon, tinatanong ako always kung ba't mga ba ako nagtuturism. Sasagot ko ay ganito. Tourism po ako kasi I want to travel the whole world. And I, thank you, ganon. Ganon talaga yung joy. Ganon yung mga sagutan ko noon. So yun na nga, city tour yung first year ninyo. Libot lang around Davao City ako. So sa inyo siguro, kung taga Manila ka or taga Vigan ka ba, nilibutin lang yung city ninyo. Yun yun. Next is second year, yun na yung mga Karatig Bayan ninyo na tour. So, gaya sa amin, ang Karatig Bayan ng Davao City ay Cagayan, Bukidnon, and Camiguin. So, yun yung mga na-tour during second year. Pero hindi ako sumama. Kasi nga, medyo walang budget noon. So, I decided na to join that tour, pero sila, sumali sila and nag-enjoy daw sila talaga kasi ang dami nilang destinations na napuntahan. Yun yung mga tour nyo sa second year. So, may mga Karatig Bayan yung lugar nyo, yun yung mga itutour nyo. Kasi sa amin is ecotourism. So, Davao City is city na talaga siya. So, then pupunta kayo sa parang liblib na lugar na parang ma-feel mo yung ecotourism talaga na maraming kahoy, may mga waterfalls, and something like that. So, ma-offer yan ng Bukidnon at saka ng Camiguin. Kaya, our professors decided na yung tour namin is doon, sa Bukidnon and sa Camiguin, something like that. Advice ni Nicole. Hindi sa lahat ng pagkakataon, natututo ka sa classroom lang. Maganda yung nasa labas ka, like, on-hand experience mo talaga yung natutunan mo kasi hindi mo yan makakalimutan eh. Kasi yung sa classroom lang, nakakalimutan yun ng lesson yung nasa labas kayo. So, sobrang saya no. As in. Second year, third year, ito na yung mga tour nyo around the Philippines. So, pupunta kayo either ng Davao City, either Cebu, either Vigan, Palawan, Baguio, or Manila. Yun na yun. Sobrang bongga din ang tour na to. Kasi nga, malilibot mo ang lugar na pinapangarap mo mapuntahan. Isa sa mga pinakasikat na tourist spot sa Pilipinas. But, unfortunately, Diyos ko Lord, yung ano po pronunciation ko buwisit. Unfortunately, hindi ako nakasama sa Philippine tour namin sa Cebu. Kasi it cost like 17,000 and during that time, hindi ko afford nila mama. So I stayed sa bahay.
So, nag-stay na lang ako sa bahay. Gawa ng requirements. Tignan ko, masakit na masakit talaga yun sa loob ko. But, tinanggap ko kasi nga hindi namin afford. Pero, again, talaga, guys. Kung gusto mong sumama, dahil afford mo, go for it. Laban lang. Okay? Yan. Marami ka matututunan. And, Instagram worthy pictures for real, guys. Sobrang ganda talaga. Talagang umiyak ako dahil na nakita ko yung mga friends ko scrolling my Facebook. Then, sila nagtutour. Ang saya nila. Ang ganda ng mga pictures. Kung ako nasa bahay. Talagang buwis talaga ako, guys. Nagigil talaga ako dahil. Pero, yun ang nga. Masaya naman ako ngayon. Kahit hindi ko masyado na experience yung mga tour. Pero at least, di ba, sila masaya. And masaya na din ako na nakita ko silang masaya. Third year, fourth year, ito na yung international tour. Pupunta kayo Southeast Asia. Yes, Southeast Asia. Kami noon is Malaysia, pero na-cancel siya kasi wala masyadong sasama sa tour kasi it costs like 30 to 35,000 pesos for 3 days and 2 nights sa Malaysia. So, wala masyadong interesado kasi medyo mahal nga. Pero sa ibang school, sa mga kilala ko, talagang nagpursu sila. And mga schoolmate ko noon, talagang pumunta sila ng Singapore. May iba pa nga, Tri-City, Singapore, Malaysia, Hong Kong. May iba, Hong Kong, Macau, Indonesia. May pagganun dahil social na social, bonggang-bongga. Buti pa sila. And yung iba pa rin, ngayon sa school namin, bumisita ko last week lang, nakalagay doon dahil cruise ship na dahil ang kanilang tina-target. Then meron na silang tour for cruise ship. I was like, oh my gosh, grabe. It's like 50,000 pesos yata yung tour nila na cruise ship. Pero ito sobrang ganda. Parang 10 days yata yon sa barko. Yan, sobrang na-amaze talaga ako. Kasi noon sa amin walang ganun. Then ngayon meron ng pa-cruise ship si Mayor. I was like, oh my gosh, sobrang amazing. Medyo magasto nga, pero maganda. And once in a lifetime opportunity na pumunta sa mga country na yon. And may matututunan ka talaga. Talagang bongga yan. Kaso medyo mahal nga lang. Next is third year, fourth year pa rin. Saan nga ba nag-OJT ang isang tourism student? Meron kaming tinatawag na local, national, at international OJT. Local OJT is dito lang around the city. Mag-a-apply ka sa hotel, mag-a-apply ka ba sa Department of Tourism, mag-a-apply ka ba sa as a aircraft crew sa isang airline, sa airport, yun yung local OJT. Tinatawag namin na national OJT. Yun yung kinuha ko. I'm from Davao City. So, pumunta kami ng Manila. Then, ako nag-OJT. Nag-PNTC ako. Yung tatalon ka sa sobrang taas, dai. Tapos, ayun, tatalon ka tapos sa swimming pool na napakalalim. It's like 16 to 20 feet. Yun yung lalanguin mo. Then, yun, kasama mo yung mga seaman doon. Kasi, in case na magtatrabaho ka sa barko, yun yung required sa'yo eh. May solas ka. So, need yan kung gusto mo magtrabaho sa cruise ship. So, it will expire 5 years ng kinuha mo. Hindi ko pa siya nagamit, pero sana magamit ko na siya. Makapagtrabaho ko sa cruise ship. The next is, dinata kami para siyang hub ng Emirates. Next is, the Department of Tourism sa Clark, Pampanga na mag-assist sa mga customers or mga passengers sa Clark International Airport. Yun yung trabaho namin doon sa Manila. Doon ako nag-OJT. Hindi ako nag-OJT dito sa Davao. Doon ako nag-OJT sa Manila. Then, may tinatawag din na international OJT. Yun yung mag-OJT ka sa Amerika. Yun. Sobrang ganda. Tara, maiingat ka sa mga friends mo na pumunta ng New York City, pumunta ng Washington, pumunta ng Chicago. I was like, amazing! Nung nakita ko yung mga friends ko na nag-go doon, talaga ng OJT sa Amerika, girl to the highest level. I was like, yaman! Mag-OJT ka for
3 to 4 months sa Amerika. Amerika yun, dai. Amerika yun. Ibang level. OJT mo, Amerika. Ibang level ka, girl. Ibang level. So, ayun, dai. Sobrang saya nila. Sobrang nakakaigit yung picture, dai. Pumunta sila lang New York, Times Square. Like, oh my gosh. Yun talaga yung pinakabongga. Madami sa school namin talagang pumunta ng Amerika. Nag-international OJT sila. Thank you so much for watching. Please subscribe, like, comment, and share this video para may mga idea din sila kung saan nga ba tayo nagtutour. Saan nga ba? Ha? Saan nga ba? Okay, thank you so much for watching. Bye!